Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating mauwing Diyos. Aminin ng ating mga kasalanan at humingi ng Kanyang awa at pagmamahal. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang mabuting pastol na nagtatanggol sa amin sa kasamaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa ng kadalisayan, Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan, iginawad mong sa dalagang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir, loobin mong magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at hihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang Isaac ang magtutuloy. Sasama lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugong patanong ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong iahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigyan yon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasasakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.
Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At pagpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Be'er Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanya dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako sa pangamba at masidhing katakutan. Sa ganitong kalagayan, ampon ang tinawag ko at ako ay nagsumamo na ediktas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siya mahabagin at mapagpahinuhod. Ampon ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang niligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubo sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at
sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanyang ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Kahapon ay tinanong ko kayo, ano ba ang mabuting balita para sa inyo? Kapag kayo'y tinanong, ano ang mabuting balita? Ang sabihan kang magaling na, ang sabihan kang maganda ka, ang sabihan kang yayaman ka, ang sabihan kang sikat ka, ano ang mabuting balita para sa inyo? At sabi ko nga, kapag tayo nagsisimba, lalo na araw-araw, lagi nyo naririnig, kapag ako'y tumindig dito, pagkatapos basahin ng Ebanghelyo, sasabihin ng pari ang mabuting balita ng Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. At kahapon nga, sabi ko sa inyo, nakalulungkot, nagpalayas ng demonyo si Jesus sa Sareno, pero pinaalis siya ng mga tao sa kanilang lupain. Dahil mas pinahalagahan nila yung mga baboy na nalunod dahil doon lumipat yung mga masamang espiritu para sa kanila malas sa kabuhayan yung ginawa ni Jesus sa Sareno. Malas. Kaya para sa kanila, yung pagpapagaling ni Jesus sa Sareno, hindi mabuting balita. Para sa kanila, ang mabuting balita, yung dapat may kitain, magkapera, dapat maganda ang kabuhayan, hindi kaligtasan ang mabuting balita para sa kanila. Ngayon naman, lumipat si Jesus sa kabilang ibayo, at nung pinagaling niya yung paralitiko, hindi na naman mabuting balita para sa ibang tao. Nakakalungkot, no? Gumagawa ng mabuti si Jesus sa Sareno,
Pero para sa ibang tao, hindi yun mabuting balita. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagdasal natin na makilatis natin, makilala natin ano ba talaga ang mabuting balita na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nung pinagaling niya, anong sabi ng mga tao, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Bakit? Dahil ang unang sinabi ni Jesus sa Sareno, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Hindi mahalaga sa kanila ang pagpapatawad ng kasalanan. At lalo tigit, hindi ito nasa kapangyarihan ni Jesus sa Sareno para sa kanila. Kaya nga't kahit pinagaling na ni Jesus sa Sareno yung paralitiko, sarado pa rin ang isip ng mga tao. Hindi pa rin nila nakilala ang mabuting balita. Opo mga kapatid, marami tayong magandang balitang gustong marinig. Ngunit sana ang unang magandang balita na ating asamin ay ang maayos ang ating ugnayan sa Diyos. Yun ang unang mabuting balita, ang maging maayos ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya't napansin ninyo, nung dinala ng mga tao yung paralitiko kay Jesus, hindi agad sinabi ni Jesus, gumaling ka. Anong unang sinabi ni Jesus? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sapagkat yun ang mas dapat mauna. Bago pa gumaling ang katawan, dapat gumaling ang kaluluwa. Upang maging lubos ang biyaya, dapat maayos ang kaluluwa, maayos ang ugnayan sa Diyos. Kaya nga't narinig niyo sa unang pagbasa, si Abraham, bago siya pinagpala ng Diyos, sinigurado munang maayos ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kaya't sinubok si Abraham, maiaalay mo ba ang iyong kaisa-isang anak? Siguro kung tayo si Abraham, sasabihin niya sa Diyos, ang tagal-tagal ko nang pinagdasal magkaanak, tapos ngayon, hihilingin mong ialay ko sa iyo ang anak ko? Ang tagal-tagal kong inasam magkaanak, matanda na ako, saka ako nagkaanak, tapos ngayon, ibabalik ko siya sa iyo? Pero hindi ganon ang sinabi ni Abraham. Malugod niyang inalay ang kaisa-isa niyang anak. Ganon ang pagmamahal niya sa Diyos. Ganon para sa kanya ang mabuting balita, ang maging maayos ang ugnayan sa Diyos. Kaya't pinagpala siya. Kung gusto nating pagpalain tayo ng lubos ng Diyos, unahin natin maging maayos ang ating ugnayan sa Kanya. Hindi lang katawan ang maging malusog at malakas, kundi ang ating kaluluwa. Hindi lang yung ugnayan mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kasamahan mo, ang ayusin mo. Ang una nating ayusin, ang ugnayan natin sa Diyos. Iyon ang tunay na mabuting balita. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Goretti, isang dalagita, tinaguri ang martir. Sa katunayan, hindi siya namatay para sa pananampalataya, katulad ni San Lorenzo Ruiz at ni San Pedro Bautista. Pinagtangkaan siyang gahasain. Pero dahil para sa kanya, mahalaga ang kalinisan, tinanggihan niya. At hindi lang basta niya tinanggihan, no? Pinatay siya. Dahil tumanggi siya. Ngunit, pinatawad pa niya yung gumawa nun sa kanya. At yung nanay niya, pinatawad din yung pumatay kay Santa Maria Goretti.
Alam niyo po, nung ginawang santa, si Santa Maria Goretti, buhay pa yung kanyang nanay. At buhay din yung pumatay sa kanya. At yung pumatay sa kanya, nung napagtanto niya, pinatawad siya nung pinaslang niya, pinatawad siya nung pamilya nung pumaslang sa kanya, nagbagong buhay. Pumasok sa isang kumbento at tumulong doon, tagalinis, tagatulong sa mga pari. At naging banal din ang buhay ni Alessandro, yung pumatay. Kasi para sa kanila, para kay Santa Maria Goretti, para sa kanyang pamilya, ang tunay na mabuting balita ay ang awa ng Diyos. Ipagdasal natin ang bawat isa, mga kapatid, na ang tunay na mabuting balita na nananahan sa ating puso at buhay ay ang ating maayos na ugnayan sa Diyos, na tayo'y laging mapatawad ng Diyos, na tayo'y laging tumalikod sa kasalanan. Tumayo po tayo. Minamahal ko, mga kapatid, taglayang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Ang ating tugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagiang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tahimik nating idulog ang ipanating kahilingan. Amang nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang mahal.
po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aing na kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Maria Goretti, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang maipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na maging maayos ang ating ugnayan sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating mahabaging Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung ayaw naming magsisi. Patawad po kung ayaw naming magpatawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang mabuting balitang nagkatawan tao. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko mabot, karo.
ako at alam ang aking puso. Walang maininihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, nasa tabi kita. Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot, karunungan mo akin. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Ayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa mga tulong nyo sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na mabuting balita at biyaya na hatid ni Jesus Nazareno ay ang pagpapatawad ng mga kasalanan at pag-ayos ng ating ugnayan sa Diyos. Pakinggan natin ang tawag na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno.
sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus.